Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Samang panig kayo ng daigdig na ron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito pa rin nga kay Vong Navarro at saka itong si Kat Alano. Tapos yung ABS-CBN, yung kultura ng pagsasamantala, kultura ng kapangyarihan sa Pilipinas, no? Yan ang pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na, dahil ito lang ang tanging channel, no, na may kinikilingan at may pinapanigan. Ang pinapanigan po natin ay ang mamamayang Pilipino, lalo na yung mga biktima ng pagsasamantala. Kaya ano pa hinihintay nyo? Pindot na! Okay. Pag-usapan natin yung mga kapatid, no? Alam nyo, nung nagsimula tong issue ng... facts muna tayo, no? Nagsimula tong mga issue na to nung nag-react itong si Frankie na anak ni Kiko Pangilinan dito sa post ng isang police station, no, tungkol sa pinag-iingat yung mga kababayan. Nung una nga, parang napaka OA naman ito, yun pa yung pananaw ko, no. Pero dahil dyan, sumabat si Ben Tulfo. Tapos dahil dyan, nagkaroon ng tinatawag nating iha-iha, hashtag iha, lumakas yung panawagan na wag yung ano, no, victim blaming. So dahil dyan, sa ilang araw na gumugulong yung iha-iha na yan, nag-post ng hashtag iha itong si Kat Alano, no. Na alam na natin na noong 2014 pa, wala nga lang pumansin noong panahon na yun, no. Noong 2014, hindi pinansin gaano yung nito, no, paglabas nito ni Kat Alano, kalinsabay ng isang rape victim, kalinsabay ng malaking balita na nabugbog si Bong Navarro at umiiyak si Denise Cornejo, no, na yun, kitang-kita natin yung bugbog sarado, no, as in bugbog sarado, talagang sarado sarado talaga yung mata. Yun po yung ibig kasi sabihin ng bugbog sarado, eh, no. Tapos ito rin si Denise Cornejo, yung dahilan, no, kung bakit nabugbog si Bong Navarro, ay nagsabi, nagsasalita sa media, umiiyak na siya ay rape victim, no. Tapos nakita, ngayon ko lang rin nakita, naalala ko lang bigla na si Denise Cornejo ay absuelto pala si ano, no, si Vong Navarro dito sa sinampa sa kanya ni Denise Cornejo na rape. At dalawa pang iba, no. Yun yung alam natin, eh. May dalawa pang ibang nagsampa ng rape. Absuelto, tatlong rape cases absuelto si Vong Navarro. Pero noon pa man, kung hindi ko na makita yung 2014 post ko, hindi ako marunong maghanap sa Facebook. Noon pa man, nag-post na ako, wala pa akong YouTube noon, eh. Nag-post na ako na talagang may pagsamantala, hindi pa yung rape, eh. Hindi ko pa naisip yung rape nun. Ang naisip ko pa lang yung edad, no. Tapos kasikatan, yung ginamit mong pagsamantala. Tapos gusto mo pang umulit. Kitang-kita naman, eh. Pwede nyo kasi tignan yung video na sinet up si Bong Navarro, or pwede nyo rin naman tinignan na anong ginagawa ni Bong Navarro dun sa may madaling araw, parang this oras ng gabi, may dala siyang pagkain para sa isang dalaga na minsan niya na palang wala silang relasyon. Yung minsan sila nagkaroon ng ano ba ang term natin dyan, pagniniig, no. Hindi pa ako naniniwala na rape yun noon, eh. Kasi hindi pa ganun kadetalye. Okay, sa madaling salita, ang dami naniwala ng biktima si Vong Navarro. Ako lang yata, may pumuna pa sa akin yung mga boss ko noon, eh. Kasi government employee, bakit ako nagpo-post ng mga ganong bagay, no? Kasi talagang hindi ko ma-atim. Noon pa, no, against na ako ron sa
victim blaming, no? Yung nakakaawa talaga, umiiyak si Dennis Cornejo na ako pa yung lumabas, no? Siya pa yung lumabas na masama, no? Yung, tapos ngayon, nung lumalaya na tayo, nagkataon na e-expose ngayon yung ABS-CBN, papaano sila. Nagsimula lang din yan pagkaano ko sa ABS-CBN, yung pagtutol ko, sa totoo lang. Kay Pangulong Duterte, supporter tayo ni Pangulong Duterte. Ang alam lang nga natin na pagkakasala ng ABS-CBN, magtotohanan tayo mga kapatid. No? Ang alam lang natin, karamihan sa atin, ang alam lang na kasalanan ng ABS-CBN, yung hindi nila pagpapalabas ng commercial. Tapos lumaki na lumaki, no? Na-expose sa atin, na lahat-lahat, no? Yung paglabag nila sa kanila mismong sariling prangkesa. So, expose na expose to. At merong revelasyon sa akin, ngayon-ngayon lang, nung sinusubaybayan ko na itong pagbubukas muli sa kamalayan ng mga Filipino, netong mga kaso nito ni Bohong Navarro, no? Facts muna tayo. May tatlong nagsampa ng kaso kay Bohong Navarro na kasong rape. Isa na rin si Dennis Cornejo. Kaya si Dennis Cornejo kasi siya yung sumikat, eh. Tapos dalawa pang iba na pawang absuelto, no? Yung sinasabi nga ng ibang nagre-react sa viewers natin. Eh, absuelto yan, eh. Ano ba patunay mo? Ano ba ebidensya? Wala kasing ebidensya. Kaya absuelto. Alam niyo po, ang kasong rape, hindi niyan kinakailangan ng eyewitness, hindi yan kinakailangan ng matinding ebidensya kasi wala pong biktima na iebidensya niya, no? Kasi karamihan ng rape victim, in shock siya, no? Hindi niya akalain na mangyayari sa kanya yun, di ba? Hindi yan po pwedeng ihanda niya na accidental, pwede magkaroon na siguro kung hindi natin masyadong abalayan yung sarili natin niya. Basta absuelto siya, no? Merong isang, yun nga, no? Ba't hindi ka nagsasampa? Ganun pa yung mga puna noon kay Kat Alano, eh, no? Bakit hindi ka nagsasampa ng kaso? So ngayon, ang revelasyon sa atin, sabi ni Kat Alano, siguro wala na sa kapanyarihan, no? Ang revelasyon niya, paano mo sasampahan? Nakita nyo naman, dinidismiss lang yung mga kasong sinasampa kay Bohong. Pero, eto facts, ha, hindi tinutukoy pala ni Kat Alano na si Bohong Navarro yung rapist niya. Ang facts dito, nung lumabas si Dennis Cornejo, may lumabas pang dalawa nagsampa ng kaso, dismiss. Okay, tatlong kasong dismiss. Si Kat Alano, hindi niya pa rin tinutukoy hanggang sa kasalukuyan yung kanyang rapist. Okay? So, yung kanyang rapist, ang sabi niya, ay rhyme with or wrong. Rhyme with wrong. So, kayo na yung bahala. Maganda rito, mag-isip tayo lahat, no? Hindi ko kinakailangang matatalino po kayo mga viewers, eh. Hindi natin kinakailangang ispilingin sa inyo yan. Ayon kay Kat Alano, ang kanyang rapist ay rhyme with wrong. Okay? So kung sino may naisip nyo, ang tanong sa kanya, bakit hindi ka nagsampa ng kaso kung totoo yan sinasabi mo, di ba? Sabi niya, hindi ako nagsampa ng kaso kasi very powerful yung kanyang uncle, no? Very powerful. Kat Alano to, ha? Tapos mamaya natin suriin. Si rhyme with wrong ay may uncle. Uncle, eh, tinukoy niya na very powerful nung panahon na yun. Okay? 2014. So, ang 2014, ang ating Pangulo ng Pilipinas at that time ay si Noynoy Aquino. So, sino yung uncle na powerful? At sino yung celebrity? Okay? Okay, kaya hindi niya maiisip at ini-intimidate siya, nakatakda na masira yung karera niya. Yun nga nangyari, meron na ba hindi ko na nga kilala si Kat Alano, eh. So wala nangyari sa kanyang karera sa madaling salita
nabangga niya yung pamangkin ng isang very, very powerful na tao. Hindi pa tinutukoy. Hanggang ngayon din niya tinutukoy kung sino si Rhyme with Vong. Ang tinukoy niya, paano siya na-rape ni Rhyme with Drong. Diba? Rhyme with Drong. Yun yung rapist niya. At very powerful yung uncle. Okay. So, parang sa tingin natin noon, walang ano yan, walang bearing kasi dapat nagsampa ka ng kaso. Pero ngayon natin na-realize, no? Okay, sino kaya? So, mula sa sinabi ni Kat Alano, alam nyo na lahat eh, di ba? Hindi na natin kailangan spillingin. Na-dismiss lang yung mga kaso na yan. Tapos, lahat ng tao na yun. Wala nang karir lahat yun. Kasi hindi nga natin nakilala yung dalawa eh. At least si Dennis Corneo, nagmarka kasi. Kasi ang ganda nung Dennis eh. Nagmarka talaga sa pangalan. Hindi kilala, di ba? Hindi kilala yung dalawa. At nawalan na sila ng karir. Kung sila man ay may balak mag-showbiz, nawalan na po sila ng karir. Si Kat Alano, ganun din, no? Hindi na siya showbiz yata ngayon sa pagkakalam ko. So, sa madaling salita, very powerful talaga kasi nawalan ng karir, naabsuelto. Okay. Punta tayo kay Bong Navarro. Hindi sinasabi ni Kat Alano eh. Si Bong Navarro yung inaakusahan nila Dennis Corneo tsaka yung dalawa na naabsuelto. Tandaan niyo yung salita, naabsuelto. Okay. Meron bang kamag-anak si Bong Navarro na... ang dali na ma-search sa Google eh. Ewan ko lang kung mali yung Google, no? Sinearch ko yan, ngayon lang. Sino ba yung kamag-anak ni... na powerful sa cabinet ni Noynoy Aquino? Alam ko yung date eh, no? At lumalabas, ngayon ko lang talaga. Noong 2014 na binabanatan ko si Bong, hindi ko alam na meron siyang powerful na tiyuhin, no? Pamangkin pala siya ni Paquito Ochoa. Sino po si Paquito Ochoa? Si Paquito Ochoa ang executive secretary ni Pangulong Noynoy Aquino. Executive secretary, alam niyo po ba yung executive secretary? Little president po yun. Sa kanya po lahat, siya po lahat kung pumipirma minsan ng nakikita niyo pag yung mga holiday, nakapirma na lang. Hindi na presidente, kundi yung executive secretary. Traditionally, sa Pilipinas, ang executive secretary ang pinakamakapangyarihan pagkatapos ng presidente o sunod sa presidente. Kasi ang daming panyanyari sa Pilipinas na hindi magkasundo ang president at vice president. So, ang susunod na pinakamakapangyarihan na traditionally sa Philippine politics ay executive secretary, kanang kamay ng presidente. Ayun, sinabi ni ni Kat Alano yon na kanang kamay ng presidente yung tiyuhin ni Rhyme with Drong. So, yun yung conclusion. Pero hindi diyan nagtatapos alam niyo na yan eh. Sabihin niyo alam na namin yan lahat yung pinagsabi ni pero eto yung ngayon ko lang inaano. Ano yung papel ng ABS-CBN, 'di ba? Ano yung papel doon? Una, nakitang-kita natin, no, yung napalabas ng media. Wala pa kasing social media. Hindi, meron na social media pero hindi katulad ngayon na ang dami na mapagbantay na tao. Talagang ano pa noon eh, yung ABS-CBN pa rin na pagkukunan ng ano. Tapos napalabas talaga sa media na kawawa si Bong, na setup, na bugbog, 'di ba? Pero nawala na yung 'di ba? Kaya binugbog 'yan dahil galit na galit yung mga kaibigan. Kung kaibigan niya lang si Cedric nung panahon na yun, galit na galit dahil nga ni-rape. Pero absuelto nga eh, di ba? Absuelto. Yeah, nauugnay-ugnay na natin. Ngayon, eto ngayon, no? Very powerful yung tiyuhin ni Bong Navarro.
yung ba ang dahilan kaya nabsuelto? Maaring hindi yun, maaring yun. Maaring hindi matibay ang ano, pero iba yung power eh. Di ba? Eh, hindi na natin pakikialaman yung ating korte. As is na yan eh. Pero ang pakikialaman natin, yung papel ng ABS-CBN. Tama yun na na-project nila na api. Di ba? Na-project nila si Bong Navarro na siya yung victim. Okay. At tinanggap yan ng mga sa mga viewers natin, nagko-comment, at saka dun sa mga Twitter na nagpa-follow dun sa thread na yun. Na-realize nila, bata pa kasi tayo noon, nauuto pa tayo, di ba? Ngayon natin nalaman na talaga palang so yun yun, no? Yun yung sinasabi natin na power ng media. Bukod dun, eto pa. Eto pa realization ko, di ba? Bong Navarro. Nakita nyo ba siya sa Showtime? Hindi naman siya ganun kagalingan sa pagdating sa pag-host, di ba? Hindi siya ganun kagaling. Hindi siya... Ibig ko sabihin, sa laki ng ABS-CBN, pwede siyang makapag-create o makahanap ng mas magaling na TV host kaysa kay Bong Navarro. Vice Ganda. Yung makakatapat ba ni Vice Ganda? Pero parang napaka-prominent niya ron sa... Showtime ba yun? Sa Showtime. Okay. Lagi siya naroon, hindi siya nawawala. Yun yung ngayon ko na-realize yan. Isa pang narian prominent sa Showtime na parang alangani naman. Di ba? Laging narian. Si Kim Atienza. Anong ginagawa ni Kim Atienza dyan sa ano na yan, sa noontime show? Parang kung papanoorin nyo si Kim Atienza dyan sa noontime show, parang hindi siya bagay. Okay na, bumagay na sa kanya sa TV Patrol, di ba? Tagapagbigay siya ng matanglawin, tagapagbigay siya ng mga medyo bagay yon, yung sombrero niya at ano, bagay yun, meteorologist. Hindi ko alam kung talagang meteorologist siya, no? Pero, unlike sa GMA7, yung nagbabalita sa, ano, sa... Si Mang Tani, alam natin na yun talaga yung tinapos na trabaho, di ba? Bakit si Kim Atienza, yun din ba yung tinapos na trabaho? Okay. Bigla akong iniisip ngayon, no? Teka muna, meron pa bang mga artista na hindi bagay sa kanilang pinagagawa? Pero lagi pa rin ganyan, no? Lagi pa rin naroon, hindi nawawala ng show sa ABS-CBN. Di ba? Tingnan natin si, ano... Si yung anak ni Vilma Santos, si Lucky Manzano. Mayat maya meron siyang TV show, nawawala yung TV show niya, pero meron na namang kapalit. Hindi ba? Laging meron. So, ABS-CBN 'to. Bakit nariyan si Bong Navarro? Wala ba silang maipalit na totoong magkukomedya? Totoong yung makakatapat ni ano, talent-wise, hindi siya ganun kagaling na host, no? Yung pala, pamangkin ng executive secretary. Nakukuha nyo? Ngayon ko lang na-realize eh. Etong si, ano, si Sharon Cuneta, umalis na yan. Diba? Umalis na yan sa, ano eh, sa napunta ng Channel 5. Hindi rin kumita yung TV show niya sa Channel 5. Tapos kinuha na naman nila, hindi rin, wala naman sila maibigay na magandang project, ano lang, no? Basta narito lang sa network as judge lang sa isang singing competition yata. Sa narito lang, no? Bakit wala ba silang makukuhang ibang judge na maliban kay Sharon, na hindi naman pang judge. Kumbaga si Sharon, ang bagay kay Sharon, talagang yung Sharon na ano niya dati, yung kung meron siyang bagay na pwedeng pagbidahan sa ABS-CBN, yung ibibigay na siya, yung Sharon Cuneta show, mga tipong gano'n, no? Kantahan, siya yung bida. Pero bakit naroon, no? Bakit megastar, nariyan pa rin ka? Parang pilit na pilit. Nakukuha nyo, pilit na pilit yung pagkakapasok, yung
pag-host ni Navarro, pilit na pilit na nasa Showtime si Kim Atienza, pilit na pilit si Sharon Cuneta na ganun, no? Tapos, si Lucky Manzano, ang dami ng show niya na nawawala, meron na naman panibago. Bakit si Lucky Manzano? Bakit parang mas mahusay naman yung isa, yung Billy Joe Crawford ba yun? Parang mas magaling siya eh. Bakit hindi siya yung hindi siya yung may show? Bakit si Lucky Manzano? Okay. Ang point ko diyan, tignan nyo, meron ba silang connection bukod dito sa kanilang talent? Di ba? Meron bang connection to si sa malalakas ngayon na-realize ko si Bong Navarro, kaya pala nariyan executive secretary pa kay Tochoa. Kahit papano may lakas, merong connection yan sa mga hanggang ngayon sa mga dilawan, di ba? Tapos si Kim Atienza, kitang-kita natin dito sa hearing ng Congress kung paano mag-abogado. Pwedeng kinakausap nila si Lito Atienza, pwedeng direkta nakikipag-deal sila kay Lito Atienza, pero pwede rin na out of concern lang sa kanyang anak na si Kim Atienza kaya niya ginagawa yung pag-abogado. Nakukuha nyo? Si Lucky Manzano, alam naman natin na stepson niya ni Senator. Lumabas ka na! Katok ka ng katok pag pinalalabas, ayaw mo naman. Stepson niya ng Senador Recto. Si anak yan ni Vilma Santos na kung ano ba si Vilma Santos ngayon, governor o congressman? Mga aso to. Okay. Ibig ko sabihin, nakikita niyo yung power play ng ABS-CBN. Bukod pa yan, sa indebted na sa kanila, itong mga usual na mga dati nilang reporter na naging congressman, dati nilang anchor na ngayon ay congressman o magiging senadora, o tapos may mga ano pa, no? May kinuha nila si Susan Roses na pwede namang hindi na pagtrabahuin, di ba? Kinuha pa rin ABS-CBN dahil nanay siya ni Grace po. Dito nakikitang-kita natin yung power play ng isang oligarch na nakatanim, no? Pati pala mga artista niya. Ngayon kung hukayin nyo, pag-isipan nyo na nga ito at alamin nyo, kilalanin natin. No? Kasi hindi ko kilala. May mga bagay, meron ako dyan mga host o nasa TV show nila na parang alanganin tong tao na to. Parang po pwede naman kumuha ng better host o better ano. Di ba? Bakit sila nariyan? Ngayon ko nare-realize, no? Yung tinataniman mo ng political favor yung malalaking politiko na balang araw pwede mong anihin. Di ba? Executive secretary pala yung pamangkin pala to si Bong Navarro ng executive secretary. Kasi ang pinagtataka ko kahapon sa vlog ko, kung yung morality lang ng isang TV station, no? Kung upright ka, bakit nasa'yo pa rin si Bong Navarro kahit na may nangyari na yung kay Denise? Yung akusahan ka lang na rapist ka, dapat tinatanggal mo na yan eh, di ba? Pero hindi eh. Kasi nga, executive secretary. Nung panahon pa si Chris Aquino, di ba? Bakit si Chris Aquino kinuha nila? Malamang kung totoo na si Colmenares ay pamangkin niya to si, hindi ko alam eh, hindi ako sigurado, may mga nagsasabi lang eh. Totoo ba na si Angel Locsin ay pamangkin niya si Colmenares? Laging kasama, no? Pati pala sa mga artista nila, nakakakuha sila ng utang na loob sa mga politiko dahil yung mga artista nila mismo, yung binibigyan nila ng break, ang akala ko talent-talent lang eh.
Kaya kung magtataka kayo na meron namang hindi talented na artista na patuloy na sinusuportahan ng ABS-CBN, ang kasagutan dyan, may kaugnayan tsak yan sa politika. Hindi lang natin sila kilala. Ako, meron ako naiisip ngayon eh. Meron ako naiisip ngayon na parang hindi na mga bagay. Pero malamang yan, pag tinukoy mo yan, meron kaugnayan sa politiko yan. Nakita ko na yung trend ngayon ng ABS-CBN. Napakatindi. Yung ABS-CBN, tinitignan lang natin na simpleng istasyon. Na ang tanging kasalanan nung una para sa akin ay hindi niya pinalabas yung mga commercial ni Pangulong Duterte. Dahil tayo ay supporter ng Pangulong Duterte, malaking kasalanan yun, no? Unti-unti nakikita natin, no? Lumabas na sa mga hearing yung pagiging kingmaker niya, nadulas yung kanilang matandang Lopez na nagsabi na ang sinuportahan ng mga Lopez ay si Magsaysay, na siyang nanalo, talo yung Elpidio Quirino kay Magsaysay. 'Di ba? Yun yung sinasabi natin, no? Masyado pati pala yung pangkaraniwang mga TV show nila ay punong-puno ng kaugnayan sa politika. So mapapansin natin, no? Yun nga eh, noon ko pa kino-question 'yon. Si Lucky Manzano na naman, tuwing magpapalabas ka sa mga alanganing oras. Alanga, hindi naman prime time, hindi naman ano, merong mga TV show lagi si Lucky Manzano. Papalit-palit eh, minsan win it to win it, o minsan kung ano-ano, no? Lagi siyang may show, eh, hindi naman sumisikat. Yun yung point ko eh, no? Kasi abang yan eh, malay mo, sikat na politiko yung nanay at ang kanyang stepfather. Yun yung nagtatanim, no? Si Bong Navarro na, mantakin ko mang isipin na hindi naman kayang sumabay kay Vice Ganda sa pagpapatawa. Hindi siya complimentary. Hindi ba katulad ng sa Itbulaga, Tito Vic and Joey, 'di ba? Tapos yung susunod na player mo, sila Wally, si Jose. Kaya nila makipagsabayan ng batuhan ng joke, eh, 'di ba? Pero dito, bakit si Vice Ganda tapos si Bong Navarro na yung susunod na eh hindi naman siya. Yun pala yun. Yung politics, no? Executive Secretary ang tiyuhin. At nagsanga-sanga na, yan po, ganyan po ang ugat pa rin talagang meron dapat na mabago sa history ng Pilipinas. Meron talaga dapat na nag-aaral ng papel ng mga oligarkiya. ABS-CBN pa lang yan, ha? ABS-CBN pa lang yan. Paano pa yung pagtinukoy pa natin yung mga oligarkong pamilya sa Pilipinas? Baka magulat tayo, no? Kung gaano sila yung mga pamilya na to, kung paanong mula noong araw pa, na-realize ko nga Magsaysay, ang tagal na nun. Sa history books ko lang nakikilala yun dahil pinanganak ako Marcos na eh. Ilang henerasyon na ng mga Lopezes, ilang henerasyon na ng ABS-CBN. Hanggang dito na lang, mag-isip po tayo, no? Hindi po to simpleng pagsasamantala. At baka, yun yung gusto kong ano eh, ilang beses ko na tinatawagan eh, no? Mga kababaihan, yung mga nagsusulong ng kababaihan, nananawagan tayo, nasaan kayo ngayong tinatalakay itong, di ba?